Mahigit isang taon matapos ang halalan 2022, pinatunayan ng tambalang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na buo pa rin ang tinaguriang unity. Ito'y kahit tinanggalan ng confidential funds ang vice na mga kaalyado ng Pangulo sa Kamara sa pangunguna ng kanyang pinsang si Speaker Martin Romualdez. Sa Pangulo na mismo nang galing, hindi dapat ma-impeach ang kanyang running mate mula ang halalan. Of course, binabantayan namin ng mabuti. Because we don't want her to be impeached. She does not deserve to be impeached. It's just a continuing evolution of that thinking na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin. Ayon sa Pangulo, maganda ang relasyon nila ng bise. Kaya hindi issue kahit may mga pagkakaiba man sila. I have nothing but good things to say about the work that she has done in the Department of Education. On a very personal level, we get along very well. Naniniwala ang vice, buo pa ang tiwala ng Pangulo sa kanya. I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about the impeachment. At para sa Pangulo, mas tumalakas pa nga ang tinaguriang unity. Mas tumitibay nga eh. Dumadami yung pumupunta sa lakas, dumadami yung pumupunta sa PFP. We are consolidating the unity team. Pero posibleng halos walang matira sa partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa paglipat ng mga kongresista sa mga partido ng Pangulo at Speaker. May tension rin sa pagitan ng Kamara at Pamilya Duterte dahil sa pagkakaalis ng confidential funds ng bise at sa pagdemote sa Kamara ni dating Pangulong Gloria Arroyo na naging dahilan ng pagkalas ng bise sa lakas CMD. Pero sa kabila ng lahat ng ito, tiniyak ni Speaker at ibang leader ng Kamara, hindi nila pinag-usapan sa Kamarang patalsikin ang bise. I'm not aware of any. There's been nothing filed. There's no news of that. I don't know your sources. There's nothing in the offing, nothing in the agenda. Isa po ako sa kukontra because wala ako nakikita eh. Because wala ako talaga eh. Wala namang violation, culpable violation of Constitution ang BPI. Kahit si House Deputy Minority Leader Franz Castro na una nagdudang ng impeachment, sinabi hindi naman ito seryosong pinag-uusapan. Pag nag-uusap yung nagkakaumpuan yung mga lawmakers, so iba't ibang mga issues yung mga pinag-uusapan. So because of the yung talks about the CIF before. So wala hindi naman siya serious. Usap-usapan lang ng ganun. That's only casual. Tingin ni House Deputy Majority Leader ACIS Representative Erwin Tulfo, may mga gustong pagsalpukin sina VP Duterte at Speaker Romualdez dahil sa 2028 presidential elections. So sinasabi naman po sa kampo ni Speaker Romualdez, wala naman pong plano tumakbo sa pagkapangulo. Tatakbo po siya definitely para maging House Speaker muli. And then after that, wala na ho. Git pa ni Tulfo, walang sigalot sa pagitan ng Kamara at ang bise, lalo't hindi na ito humingi pa ng confidential funds. Handa rin sila makipag-usap at magtrabaho kasama ang bise. RG Cruz, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,